time, pangatlo na to ng shawarma shop. Eto na ngayon, nagkaroon ng food poisoning sa Marilao. Lalong diskumpiado ako sa inyo, shawarma shop. Makinig kayo, ha? Huwag na huwag kayong susubok sa amin na kunyari, magkano palagay ng commercial dyan sa programa ng Bintag? Sundutin ko mga lang, palagay nyo sa amin, patay gutom sa commercial ninyo, putok sa buho. Ayusin nyo na lang na huwag na kayong maging dugyot. Kamakailan, boss, iisinumbong ho sa atin dito ng mga ito ho'y sila yung food poison ho ng shawarma shop. Kaya dito ho sa atin ngayon, nakausap natin kamakailan din yung kanilang abogado ng shawarma shop na na-interview ho natin, legal counsel, shawarma shop, na sinabi nila may sasampara ho sila ng kaso mismo doon so sa kanilang franchisee at sinisisi yung franchisee. Alam niyo ho ba kung anong ginawa ng shawarma shop? Pinasara daw ng shawarma shop yung ito ho, yung kanilang franchisee. Yung legal counsel ng main office ng shawarma shop, sabi nila sila raw ay biktima, sabi ho na Attorney Rosario Nicanor, siya ho. Sila raw ay biktima ng kanilang franchisee ang may kasalanan. Sumagot ang inarereklamong franchisee. Ayon sa kampo ng franchisee, imbes na tulungan sila ng main office sa nangyaring problema, naghugas kamay parawa mga ito. Bago natin pakinggan ang paliwanag ng franchisee ho ng shawarma shop, balikan muna natin pahayag ng abogadong shawarma shop na main office. Eto, panoorin. Yes, sir. Nakaabot na po. Actually, nung nalaman namin last Saturday about it, nagpa-investigate po kami sa store ng franchisee. Okay. And I would like to clarify na yung SM Marilao is owned and operated by a franchisee. Okay. Okay. So, nung nalaman po namin, immediately nagpapunta po kami ng aming IQA. Mm-hmm. Nung nag-investigate po, we found out na yung mga karne na ginagamit nila, pati po yung garlic sauce, hindi po officially galing sa shawarma shop. Mm-hmm. Ito po yung mga naka-plastic labo. Anyway, we can prove that. We have photos, we have video, we have incident report, we have admissions coming from the service crew. Immediately, terminate po namin kahapon ang kanilang franchise. Although, hindi po kami yung talagang liable sa nangyari, we are reaching out dun sa victims kahit papano makapagbigay ng assistance. Ang nagiging problema lang rin po namin dito, yung franchisee, yung mismong may-ari, hinahantay po namin yung sinasabi nilang action plan nila until today. But unfortunately, 3:30 na. Ewan ko kung anong action plan yung hinahantay namin. Okay. Naayos na po namin yung pagpa-file ng criminal okay. And civil cases. Uh-huh. In fact, kung yung mga tao po na sinag-claim ng food poisoning ay biktima, kami rin po ay biktima rin dito. Kasi pati yung misdeclaration of sales ay ginagawa din po nila nung further investigation na nagawa namin. Ngayon, May 27, 2021, naglabas ng official statement ang Shawarma Shack SM Marilao Branch sa kanilang Facebook page. Ayon sa post, wala daw masusing investigasyon na isinagawa ang main office ng Shawarma Shack. Basta na lamang daw siya sinisi ang lahat ng pangyayari sa franchisee. Mas inuna pa ng head office ng shawarma shop maghugas ng kamay. Nanindigan ng franchisee ng kanilang pagluluto at paghahanda ng produkto ay tama alinsunod sa pinirmahan nilang franchise agreement sa shawarma shop. Bagamat tinerminate na umano ang main office ng kanilang franchise agreement, patuloy nagbibigay ng franchise ang franchise ng assistance sa mga biktima. At para sa ito'y malinawan ho tayo, mga boss, makakausap natin ngayon sa Attorney Lorman Arugay ng AAC Law Firm na tumatayong legal representative ng franchisee na si Julius Caesar Danguindal. Sa linya ng telepono natin ngayon sa Attorney Lorman Arugay. Attorney Arugay, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Sir Ben, at sa lahat po ng nakikinig sa atin at nanonood. Thank you po sa pagkakataong ito at mabibigyan naming linaw yung aming panig no about this issue. Ayun po, Tol Ben. If you would give me, Sir Ben, a minute to discuss. Yes. I would be happy to give our position on this matter. Okay. First and foremost, Sir Ben, ang ating franchisee po na si Mr. Danguindal, simula't sa pool po, Sir Ben, ay tumulong
at patuloy po na tumutulong sa mga nagkiklaim po sa kanya. As a matter of fact, Sir Ben, he has already spent around 200,000 pesos of his own personal money in order to give assistance to the victims. Okay. And Sir Ben, I just want to let the people know that Mr. Daguindal is just an ordinary citizen, also with limited resources. Mm-hmm. But even with the limited resources that he has, he is willing to help and continue to help people. Mm-hmm. Kaya lang po, Sir Ben, this brings me to my second point. Our store po was closed as of May 21, 2021. Okay. Now, on May 24, Sir Ben, our client was invited to supposedly to a supposed meeting with the head office. Kaya lamang po, Sir Ben, when we accompanied our client to this meeting, which we thought was an administrative hearing, it turned out that the head office already has a letter ready to be received by our client informing him that his franchise is already terminated. Mm-hmm. And that is told then before any investigation took place. Mm-hmm. So, Sir Ben, without pointing any fingers to any persons, no, we are not saying that the head office committed the mistake, but what we're saying is our client was not given the due process that he deserves. Mm-hmm. And in fact, told then, as of May 28 po, the head office conducted, upon our request and demand, a testing or a sample taking of our beef and other ingredients. Mm-hmm. If you will observe po, Tolben, sinara po yung store namin ng May 21, mm-hmm. kinat po yung franchise namin ng May 24, and yet it is only on May 28 na nagkaroon ng testing. So, apparently, Sir Ben, yung pagkansela sa franchise namin ay walang basihan. Uh-huh. And also, Sir Ben, during the days starting May 21, May 22, and May 23, our client have been assisting victims. However, because of the franchise termination letter, which we received on May 24, our client's continued assistance was put on hold because of several legal complications brought about by the termination, Sir Ben. Okay. There are two very important legal implications, Sir Ben. In that termination letter, our client was prohibited from representing himself as from using the logo, name, and trade name of Shawarma Shack. So we had difficulty publishing or contacting the victims because we could not identify ourselves, Sir Ben, as Shawarma Shack SM Marilao, because precisely we were prohibited from using that name. And secondly, Sir Ben, there was a statement in that termination letter to the effect that if our client will continue to give assistance to the victims, that would amount to an admission that he is liable. So we wanted to help, Sir Ben. We wanted to continue in giving assistance, but because of this legal obstacle, our client was prohibited from doing so without admitting na siya po yung may kasalanan. Parang okay. Ganun po. Alright. So that's the reason why, Sir Ben. But now, we are already risking it. Regardless of legal consequences, our client has returned to the in the public sphere and telling victims we are willing to help. So yun po, Sir Ben. And if your program have victims na nandyan po humingi ng tulong, we are willing to coordinate in order to give them assistance. Okay, Attorney, thank you so much for speaking up. Ano? First and foremost, parang lumalabas ang sinasabi ho kasi ng abogado nila, si Attorney, if I may forget her name, at si Attorney Nicanor, Rosario Nicanor, may admission daw ho sa kliyente at yun daw ho ginamit ng mga karne na beef, hindi raw nanggagaling sa kanila, nanggaling sa ibang source daw. So this is something na parang bothered ako na parang yung inyong franchise has been accused not using yung mga, well, galing ho supply na dapat binibili sa commissary mismo ng franchise. So, totoo bang talagang umamin yung iyong kliyente, yung franchisee, si Julius Caesar Daguindal, na talagang hindi niya ginamit, kumuha siya ng ibang source ng karne na hindi galing sa commissary, which is exactly sinabi ho ng abogado sa kabila? The answer to that question, Sir Ben, is a resounding no.
No, okay. Mr. Naguindal never admitted in any paper, in any sphere, that he has made use of any other ingredients other than those supplied by Shawarma Shop. Alam ko po kung saan nanggagaling yan, Sir Ben. Meron pong isang dokumento po na pinirmahan ang empleyado ng ating ng franchisee na si Mr. Naguindal na sinasabi na yung beef daw po ay nakalagay sa isang container which is not authorized by the head office. But if we are going to read that statement, Paul Ben, it was obviously misconstrued to show na pag-aamin daw iyon na iba ang pinagkukuhanan namin ng beef. But if we are going to read the statement, wala pong nakalagay doon, Sir Ben, and we are willing to provide you copies of that statement, Sir Ben. Okay, sige. So in other words, yung sinasabi nila hindi raw gumamit. Ano? Tanong, gumawa ba sila ng sinasabing examination or testing? At sinabi nyo, 21st, pinasara kayo ng 24, tama? 21st po pinasara, 24th po kinat ang franchise. Okay, and 28, nagkaroon ng testing. Yes, Sir Ben. Saan sila kumuha ng sample testing? Kaninong sample yun sa inyo? Ganito po yung ginawa kasi nila, Sir Ben. Kaya kung nagtatanong dito, kasi kung 21st kayo pinasara, tapos kinan sila yung 24th, and then pagkatapos 28, nagkaroon ng testing. Aling material ang ginamit nila for testing na parang malaman kung sa kanila o hindi? They made use, Sir Ben, of the beef supposedly found doon sa freezer ng aming kliyente. Kaya lang, Sir Ben, there are also several irregularities doon sa testing which we will take action legally. For example, Sir Ben, our representative who was personally present was prevented from taking a video or photograph of the event. That was really unusual, Sir Ben, kasi if we are going to be open about it, they should have allowed us to take a photo or video. Okay. But instead, Sir Ben, pinili lang po nila kung anong samples yung kukunin. And Sir Ben, if I may emphasize, no, there are several ingredients to a shawarma. And yet, they only took samples of the beef and the sauce. But we also have the pita bread, we have vegetables, and other ingredients, which may have caused the alleged poisoning. So, we were wondering bakit po ang kinuhanan lang ng sample ay yung beef at saka yung sauce. So, there is already an agenda in the works here. Sige, attorney, mga tao nakikinig ho sa atin, hindi masyado maintindihan yan. Kasi ang sa akin kasi magiging detalye na masyado na tayong preview or very detail-oriented kung saan. Kasi ang kiniklaim lang ho ng abogado ng kabila na hindi raw ho ginamit yung talagang totoo, yung beef at saka doon sa sauce. Doon lang, dalawang part lang ho. At sinabi nila, umamin daw ho yung franchisee. Kaya nila pinasara kasi hindi raw kumuha sa commissary. At kaya yan the reasons kung bakit talagang victim daw ang shawarma shop sa ginawa ng inyong kliyente. Yun hong gusto lang palabas na parang tinuturo nila ngayon yung inyong kliyente at ang si Naguindal, siya lang dapat ay magkaroon ng criminal case or civil case sa nangyari doon sa sinasabing food poisoning. Do you agree with that? We definitely disagree with that, Sir Ben. First and foremost, the victim here is not the franchisor nor the franchisee, but the people, Sir Ben. All right. And our client, the franchisee, have been helping them since day one. But because of his termination of the franchise, he was prevented legally from doing so. So, yun po yung kinalulong talaga namin dyan, Sir Ben. Attorney, gusto kong sabihin sa'yo para makatulong lang siguro, ano, for the record na ho to. Well, in 2018, I believe 2018 or 2018 November, lumapit na sa amin mga empleyado ng shawarma shack dito sa Tandansora dahil sa dugyot na sinasabing ito'y pagawaan nila at nakikita yan sa mga videos, actual videos niyan, na hindi, ayan, yung kanilang mga beef, may mga bangaw, marumi. So, inireklamo yan, kaya nagpaliwanag sila rito sa atin, yung mga sauce, na nakikita sa sauce, may parang table napkin pa ata nakita yung tissue paper. So, yan mo mismo ay yung mga ito'y empleyado mismo ng shawarma shop. Ngayon, nagpaliwanag yung may-ari dito. Ngayon, next nangyari dyan, yan, lumapit sila si Boyet Buenavista, si Walter Buenavista, yun yung mga mag-ama. Ngayon, and again, nagkaroon din another this time in 2000 and I believe 2020 if my memory serves me right.
Ang nagreklamo ngayon, mga franchisee from the south, if I'm not mistaken, south or north of the province na pumunta mismo sa amin, franchisee, na ang problema raw talaga, itong mga supply na nanggagaling sa shawarma, yung pita bread may problema, hindi lang dyan, pati may wire nakakain, tsaka yung lalagyan ng beef, at tsaka kung anong lalagyan na pinapadala sa kanila. Lahat ho na reklamo yan, pinadala nila doon sa may-ari. Wala raw ginawa. Now that's what's it. This time, pangatlo na to ng shawarma shop. Ito na ngayon, nagkaroon ng food poisoning sa Marilao. Kaya katakot-takot na offensive at kami tinawagan din ng mga ito'y may-ari ng shawarma shop at meron silang ginamit na emissary na nagsasabing magkano ba magpalagay ng commercial sa bitag nito mga potok sa buhong pendeho na to. Kaya ako nagagalit para sabihin sa'yo, o ngayon, meron kaming mga file video rito kung gusto nyong makatablaman dyan sa inyong franchisee. Ako, hindi dapat kayo ang iyong kliyente, sinisisi nila. Bagkos, you know, yung shawarma shack, yung franchise, pati yung franchisee should work together and assume that social, moral, legal responsibility sa nangyari sa publiko, hindi nagsisisihan. Do you agree with that? Yes, definitely, Tolbert. Good. That is what we have been saying from the very start. We wanted to work with them, okay. But instead of working with us, they burned bridges. Okay. So, okay. I can see exactly. I understand what you're saying, attorney. Naintindihan ko. At mabuti na lang ikay tumawag sa amin kasi on the records and for the records, marami kaming records na dyan. First offense, first strike, second strike, this one, the third strike. But this third strike, medyo sa second strike kasi nila, mga franchisee ang nagre-reklamo eh. Mga franchisee na nagre-reklamo sa pita bread, sa sauce, at saka doon sa karne, at saka nakita rin doon sa may mga plastic wire na hindi magandang pagkagawa. So, ngayon, nasa pool, franchisee rin, pero nagkaroon ng impact. Ngayon, ang tinatanong ko lang kasi, kung talagang nanggagaling sa ito'y commissary ng factory, yung ginagamit ng franchisee ninyo, something is wrong there na hindi dapat talagang importante magkaroon ng investigahan dyan. But at the same time, bago magkaroon ng investigahan para matuwid dyan, asikasuhin muna yung mga taong naapektuhan dito sa parting to. Nakita ko naman sa iyo, attorney, conciliatory tone ka para doon sa mga napinsala, para doon sa mga, you know, well, naging biktima ng food poisoning. And your concern is to take care of them first instead of pointing fingers. Tama? Yes, Sir Ben. All right. That is exactly what we wanted. Well, I understand where you're coming from. And from that situation, ako'y magsasabi sa iyo, you can go ahead and talk about it sa media. Do not stop. Because kung may katotohanan itong sinasabi ninyo, both you guys should share the blame. And not only bring the blame, take that social, moral, legal responsibility. Not to let this happen again. In between yung between doon sa sinasabing franchisee at yung factory, dapat siguro mag-usap kasi may misgiving din pati yung gawa ng shawarma shack. Sila ho maraming reklamo na eh. Wala tayong naririnig na reklamo sa ibang mga competitors nila. Shawarma shack talaga eh. Parang sa akin, mukhang dito sa parting to, magsasalita rin dito. At pati yung mayor din ata rito, if I'm not mistaken, ng Marilao, has something to say about this. At with you, attorney, well, good luck sa iyo sa kliyente mo. At nakita ko yung tono mo na gusto mo lang makatulong sa publiko, pero foul yun, sisisihin, hindi binigyan ng due process yung kliyente mo. At pagkatapos sa halip na working together, in-isolate kayo para kayong sacrificial lamb na ginawa rin. Parang inalay kayo ng inyong mismong factory na hindi kayo binigyan ng due process. Tama? Yes, Sir Ben. Sir Ben, yes. If I may take a minute of your time, I just have a simple appeal to the public. Sige. And the I'll give you that privilege. Go ahead. Para po sa lahat po ng nanonood at maaring na biktima nitong food poisoning incident sa SM Marilao, ang tanggapan po ng formerly franchisee po ng Shawarma Shack SM Marilao ay handa pong tumulong sa mga biktima ng food poisoning. So, kailangan nyo lamang po, iniimbitahan namin kayo na mag-send po sa
ng message doon po sa email na ipinost po sa official Facebook page ng aming kliyente na si Mr. Dagindal at saka doon po sa official Facebook page ng Shawarma Shop SM Marilao. Meron po kaming nakapin na post doon kung saan maaari niyong ipadala ang mga proof ng inyong nangyari sa inyo. Probably if you went to the hospital, yung inyong medical certificate, kung hindi po kayo pumunta sa hospital, kahit ano pong patunay na kayo ay nagkasakit o nagkaroon ng food poisoning dahil sa pagkain ng shawarma galing po doon sa store na yon sa SM Marilao. Ngayon po, I just would like to say, Sir Ben, no, meron po kaming natanggap na reklamo na bumili daw po ng shawarma noong May 22. No, please, if ang sinasabi ko lang, Paul Ben, there are also those na nagtitake advantage po ng situation. So halimbawa po yun, bumili daw po ng shawarma noong May 22, but our store was already closed as early as May 21. So please, we also appeal to the public, kung lahat po ng, wag na po sana nating dagdagan, no, yung problema. No, we are willing to help, but hopefully, those people who do not have any actual claim, sana po wag na may pahirapan yung aming hotline para naman ma-reserve yun para sa mga tao na totoong nangangailangan ng tulong at totoong na biktima. So yun lamang po, Sir Ben. Thank you po sa oras na binigay niyo para sa amin. Oh, likewise. Okay, good luck na lang sa inyo. I hope na ma-resolve ninyo to between the manufacturer pati yung franchisee. Okay? Again, yes, attorney, Sir Ben. Thank you. Thank you so much. All right. Well, okay, napakinggan niyo ha, bukas, ados ho ng Hunyo, magsasagawa ng inspeksyon of Business Permit Licensing Office ng Marilao, Bulacan. Sa factory ng Shawarma Shack sa Quezon City, ay nasa linya ng telepono natin si Armando. Ito ay happy ng BPLO, actually, Marilao. At nakausap na natin to ng mga kamakailan. Na willing daw sila, even if hindi na natin makausap, basta sa atin, nagbigay na sila ng pahayag, nagagawa raw sila ng inspeksyon. So no need, bukas, i-inspeksyonin. Anong pag-i-inspeksyonin nyo, nakapaghanda na sila, naayos na siguro nila, sigurado malinis na yan. Alam mo naman yung shawarma shop, kung akong tatanungin nyo, diskumpiyado na ako dyan eh. Kaya lalong diskumpiyado ako sa inyo, shawarma shop. Makinig kayo ha, makinig kayo, may-ari kayo kung sino-sino mga Estas, Judas, Barabas, demonyong naglalakad sa Satanas sa lupa. Makinig kayo ha. Huwag na huwag kayong susubok sa amin na kunyari, magkano ang palagay ng commercial dyan sa programa ng bitag? Sundutin ko mga palagay nyo sa amin, patay gutom sa commercial ninyo, putok sa buho. Ayusin nyo na lang na huwag na kayong maging dugyot. Mm-hmm. Arag-iisang pambansang sumbungan, embestigahan. At ano namang reklamong susolusyonan ang pambansang sumbungan at ilalantad namin kayo, bitag!